Medyo matagal ko itong hindi ginawa kaya masakit. Ara! Hello everyone and welcome back to my channel. So ayun, medyo makapal na yung kilay ko kaya tuturuan ko kayo kung paano mag-eyebrow threading. Sa pag-eyebrow threading, ang kailangan lang natin ay ang sinulid. So kanina, ayun, pumutol na ako ng sinulid ng mga itim na kilikili ko. Okay, mga isang, medyo isang dipa to. Tapos, ang gagawin natin, kailangan lang natin ilagay ang sinulid, itali sa ating hintuturo, tsaka hinlalaki. So ganito lang, lagay lang natin dito. Ganito lang. So kailangan mahigpit siya at hindi natatanggal para maganda yung pagkaka lagay natin. Tapos sa hinlalaki naman, same din. Okay. So napapansin nyo, medyo makapal na yung kilay ko. So matagal kong hindi nabawasan tong kilay ko kasi I don't usually, wow, hindi ko masyadong pinabawasan tong kilay ko kasi gusto ko nga medyo makapal siya. Pero para sa inyo, bawasan ulit natin. Okay. So ganito siya. Okay, ang itim ng kilikili ko. Okay, so ganito siya. Yan, nakalagay na parehas tapos dito sa kabila. So, yan. Ikot nyo lang siya. 1, 2, and 3, 4. Yan, marunong na ako magbilang. Pagkaikot nyo, di ba nakaganyan siya, tapos lagay nyo naman dito. So, yan. Tapos, ito yung magsisilbing pang-cut nyo sa kilay o pang-buno. Tapos, okay. So, yan. Tapos, okay, pwede nyo na siyang bunutin or bawasan. Okay, so kung medyo naiikliang kayo doon sa ano, pwede nyo iurong ng konti. Yan, para mas mahaba. Sa mga beginners kasi, medyo mas nabibilisan sila kapag maikli itong portion na to. Pero sa akin, dahil sanay na akong gawin siya, at gawin siya sa mga ibang tao, masanay ako na mas mahaba. Tapos yun, okay na. Tapos yun. So, pwede na natin siya bawasan. Okay, yan. Guys, medyo masakit lang to. As in, talagang masakit. Pero, effective na may, no? Medyo nabawasan agad. Tapos, ayan. Natulo na agad ang aking luha. So, ayan. Okay, ayan. Naiyak ako. Oh my God, walang nagpapaiyak sa akin. Matagal na. Oh my God, naiyak ako. Oh my God, may tears. Oh. Napapa-English ako. Okay, ayan. So, ayan. Oh my God. Okay. So, syempre, ginagawa lang natin to para malinis yung kilay natin. Hindi naman para sobrang. And yung mga friend ko naganaganto ko, medyo parang napansin namin, hindi kasi namin masyado binabawasan, tapos nililinis lang namin dito, medyo kumapal yung kilay nila. Sabi nga nung iba, medyo kapag lagi mo daw itong ginagawa, medyo nakakadagdag din siya ng pagpapakapal ng kilay. Ewan ko lang ha, hindi ko proven kasi eto, kaya ko siya alam gawin. Kasi before, nagpapa-threading talaga ako nung college day ko kasi kailangan laging neat ang mukha kasi ano, tourism management student ako, so kailangan laging medyo malinis, although hindi naman kalinisan ang itsura ko. So lagi akong nagpapa-threading, so nagbabayad ako ng 50 to 100 pesos. Then, nung mga lagi ko na siyang pinapagawa, sabi sa akin nung nagte-thread sa akin, tuturuan niya na lang daw ako kasi paalis na siya, mag-a-abroad na daw ulit siya. So nung natutunan ko, ayun, lagi kong ginagawa sa mga kaklase ko and nakakatulong naman ako kasi mostly mga kaklase ko mga babae and two boys lang kami. Wow, two boys. Dalawa lang kami lalaki sa classroom na tourism. Tapos mga girls, ayun, lagi ko silang pinagpa-practice and hindi ko naman sila sinisingilan. Nakakatulong din naman. And kapag natutunan nyo siya, maganda rin. And ingat lang kayo na makaubos kayo ng kilay. Ako, dati, bago ko talaga siya matutunan, sobrang kailangan may tiwala sa inyo yung taong paggagawa nyo. Kasi mahirap na isang ganun nyo, maraming matatanggal na kilay. Ayan. Ayan o, naubos na siya.
and masakit talaga siya. Pero mas mabilis siyang gawin sa ibang tao, unlike yung gagawin mo sa sarili mo. Ayan oh, tingnan niyo yung pubis ko. Kasi masakit talaga siya, pero kapag lagi nang ginagawa, 'di ba nasasanay naman? Nasasanay kasi tayo sa sakit. Ayan, okay. Ang sakit naman ay panandalian lang. Mabubura din. Okay. So ayan. Medyo malinis na. So ganyan lang naman yung gusto ko, yung medyo natatanggal yung kilay ko dito at medyo nalilinis. Mahirap lang talaga kapag sa sarili, guys. Pero kapag ginagawa niyo sa ibang tao, ayun, mali niyo. Gawin niyo siyang business kung gusto niyo. Ginawang business. Okay, so ayan. Lilinisin ko na lang siya mamaya off cam para at least na ituro ko sa inyo kung paano siya gawin. So ayun, so mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Princess Perillo ng Cavinti, Laguna. So ayun, siya yung nag-request na gumawa ako ng another video kasi medyo matagal yung... Kailan ba? Parang 1 month na nung last nag-post ako ng video kasi may tinatry akong product sa mukha ko kasi yung pimples ko, tinitreat ko siya. Ayan, medyo nawawala na naman. So, share ko rin sa inyo yun kung ano yung ginagamit ko. So, ayun, balik ulit tayo. So, hindi ko na masyadong tatapusin, at least natutunan nyo kung paano siya gawin. At yun, siguro sa mga susunod na video kung gagawin ko pa rin siya para ma-update kayo kung ano yung nangyayari. So, yun, ulitin natin. So, tanggalin natin. Okay. So, ayun. Lagay natin dito. Yan, sa hintuturo. Tapos, kasunod dito sa tinlalaki. Ayan, nakukuha nyo ba? Okay, so yan. So kasi ako sanay na kaya kahit anong mga moves na yung ginagawa ko. Tapos ganyan. Okay, so bilang tayo ng mga 3 or 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yan. Mabilis yung pagkakaano ko, parang yan. Diba yan? Nakaganyan kasi. Tapos nalilipat ko kasi agad dito. Tapos yan, pwede na tayong mag-cut. Ayan, pwede na natin i-cut. Ayan, pwede na. Ayan, may naman bubunot na. Sakit. Okay, so yun lang. So sana natutunan nyo. And pwede nyo siyang gawin sa ibang tao. And make sure lang na kapag gagawin nyo sa ibang tao, konti-kontiin nyo lang. Kasi kung hindi pa kayo marunong, at least, habang ginagawa nyo siya, matutunan nyo siya. And matutunan nyo kung paano mag-shape ng kilay. So ako, tip ko lang, kung paano yung minsan sa mga ganto, dito yung mga kaibigan yung papayag, minsan try nyo muna sa mga ganto kasi may hair din naman dyan. O kaya sa mga binti ng mga boyfriend nyo, girlfriend nyo, tanggalin nyo yung mga buhok-buhok doon. Doon nyo muna i-practice para at least alam nyo kung paano yung kadami na pwede nyo matanggal. Pero kapag sa kilay kasi mahirap na isang gano'n natin, matanggal lahat, kawawa naman yung pagtatanggalan natin ng kilay. Imbis na makatulong tayo, nakasama pa doon sa kanya. Pero at least, sa akin, ito lang talaga yung gusto ko, yung nililinis ko dito. So, yun. Don't forget to subscribe, like, and share nyo sa mga kaibigan nyo para mag-upload pa ulit tayo ng madaming video at marami tayong matulungan dito sa ginawa kong tutorial. Okay, that's all for now. Bye-bye! Thank you!